katotohanan. Ngayon, una, pagsunod kay Kristo, no? Kung inaangkin ng isang tao ang pagiging Kristiyano, ang pagkakaisa ni Kristo at ang mananampalataya ay kasangkot. Ito ay magiging gayon din tulad ng pagkakaisa na umiiral sa Diyos at kay Kristo. Ang nagsasabing siya ay nananahan ay at nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. 1 Juan 2:6. Maliwanag na ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugan ng araw-araw na kabuhayan. Kailangan yung tunay na paglakad natin sa katotohanan ay araw-araw nating nilalakaran. No? Kailangan isang kung paano tayo makakalakad ng matuwid. Ang sabi rito, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. So, kailangan kung paano sumunod ang ating Panginoon sa utos ng Ama, ay gayon din ang gawin natin. Alalaman natin kung ano ang nararapat na sundin natin sa panahon natin ngayon. Ay ganun din ang gawin natin kung paano lumakad ang ating Panginoon, ibinigay sa atin na halimbawa ang kanyang buhay na pamumuhay dito sa sanlibutan, kung paano siya sumunod sa kalooban ng Ama. Ano, hanggang sa kamatayan doon sa krus, sumunod siya at siya ay nagpakahirap para sa atin sapagkat yun ang utos sa kanya na tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kung paano sumunod ang ating Panginoong Hesukristo sa utos ng kanyang Ama, ay gayon din sumunod tayo katulad ng kanyang pagsunod. Ngayon, nang tawagin ni Jesus ang kanyang mga unang alagad, ano ang itinagubili niya sa kanila na kanilang gawin? Ang sabi niya, sumunod kayo sa akin. Anong ginawa po ng mga alagad? Tinawag niya, sumunod. Ngayon, tayo tinatawagan din, mga kapatid. Kailangan sumunod din tayo. Gawin din natin kung ano yung iniuutos sa atin. Ano ang hiniling ni Kristo sa kanyang mga lingkod? Ang sabi rito, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay naroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Juan 12, talatang 26. Basahin din ang Colossians 2:6. No? Ngayon, sino ang ating halimbawa? Alam na natin kung sino ang ating halimbawa, pero liliwanagin natin. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng isang halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. So, maliwanag po mga kapatid, na iniwanan tayo ng ating Panginoon Jesucristo ng isang halimbawa kung paano ang pagsunod. Yun po ay mababasa natin sa 1 Pedro chapter 2 verse 21. Ngayon, ano ang kasangkot sa pagsunod kay Kristo? Ano ba ang kinakailangan natin? Ang sabi rito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang nagnanais maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakatagpo nito, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ngayon po ay mababasa natin sa Mateo 16, talatang 24 hanggang 26. At basahin din po natin ang Marcos 10, talatang 21.
Ngayon, papaano tutugunin ng tupa ni Kristo ang kanyang tinig? Ang sabi po rito, pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. So kung inaangkin natin mga kapatid na tayo ay tagasunod, sundin po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po roon ay ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng isang pagpapakasakit sa ating bahagi. Walang kalagayang nasa gitna. Kaya ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Lucas 14:33. So, yun po, maliwanag po mga kapatid na kailangan ay patuloy tayong sumusunod sa ating Panginoon. Ngayon, tingnan naman natin, paano ba ang bautismo sa Biblia? Ang sabi rito, ano ang bautismo? Ang isang mahalagang seremonya ng Kristyanismo ay pinatunayan ng mga pangungusap ni Jesus kay Juan Bautista nang tumanggi si Juan na binyagan si Kristo. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At siya ay sumang-ayon. Mateo 3:15. Sa ibang pagkakataon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang tao ay panganak na muli sa tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Juan 3:5. So, kinakailangan po ay muling ipanganak. O ibig sabihin, kinakailangan ay yung pagkapanganak natin sa tubig o yung pagbibinyag sa ating, no? Ang binabanggit po dito. Ngayon, anong paraan, anong anyo ng bautismo ang kailangan? Una, ang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Panginoon. Bagaman ang Biblia ay nagsasabi na isang bautismo, lamang gayunman ang sangka-Kristyanuhan ay nababahagi tungkol sa paraan ng iba ay nagsasagawa ng pagwiwisik, ang iba ay pabuhos, at ang iba ay paglulubog. Yun po ang mga paraan ng pagbabautismo, no? Ngunit, ang bautismo ba ay isang mahalagang hakbang sa buhay ng Kristyanismo? Napakahalaga po ba? Tingnan po natin. Basahin ang Gawa 2:37-38 at Marcos 16:16. Ang magnanakaw na nagsisisi sa kanyang kasalanan samantalang nakabayubay sa krus ay hindi nagkaroon ng isang pagkakataon upang magpabautismo. Ibinigay niya ang kanyang puso kay Kristo samantalang na namamatay na siya. Tiniyak naman ni Kristo ang kaligtasan at makarating sa langit nang walang bautismo sapagkat ginawa niya ang lahat na maaaring niyang gawa. Kung tinanggap niya si Jesus bago dumating ang pagkakataong ito at tumangging pabinyag, hindi siya maliligtas. Pero dahil siya ay sa panahong yun, noon niya nakilala ating Panginoon, nagkaroon siya ng pagkakataon na maligtas kahit na hindi siya nabautismuhan. No? Sapagkat sinasabi na kung ang iba, kung hindi ka mabautismuhan, hindi ka maliligtas. Pero sa pagkakataong ito, yung magnanakaw ay naligtas dahil doon niya nakilala. Pero kung noong panahon na nagbabautismo, na malaya pa siya na hindi siya nakapako sa krus at tumanggi siya na pabautismo, ay hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Pero kahit na hindi siya nabautismuhan, dahil nasa ganung kalagayan siya,
katabi ang Panginoon na nakapako sa krus ay tinanggap niya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagsisisi. Kahit hindi siya nabautismuhan, ay ipinangako sa kanya ang paraiso. Ngayon, pansinin natin, ano ang bautismo ng Kristiyano? Ngunit, inilibing kayo kasama niya sa bautismo. Kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Ang bautiso o wikang Griego para sa kanyang bautismo, nangangahulugan ito ng paglubog upang isisid sa ilalim ng tubig, pagbaon sa tubig. Kung pag nagbabaon ka ng isang bagay, tinatabunan mo ito ng mabuti. Ang isang tao ay ibinabaon na ang mukha ang nasa ibabaw. Hindi papadapa, siya ay tinatabunan minsan hindi tatlong beses. Kaya ang pagsasagawa ng tatlong paglulubog ay hindi tumpak na sagisag sa tunay na bautismo ayon sa Biblia ang ng kandidato sa pagbibigay ng bautismo. So, ibig sabihin mga kapatid, yung pagbabautismo ay hindi yung tatlong beses kang ilulubog sa tubig at pagkatapos niyo, tapos ng bautismo, kundi isang beses ka lang ilulubog sa tubig at yun ang tumpak na binabanggit sa atin sa Biblia. Sino ang karapat dapat bautismuhan? Tingnan natin. Ang sabi rito, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo 28, talatang 19 hanggang 20. At basahin din ang Gawa 2:38, Isaiah 55:7 at Roma 10, talatang 9 at 10. Ang isang tao na nagnanais na mabautismuhan ay dapat na una maturuan, ikalawa, manampalataya at magsisi, ikatlo, iwanan ang karanasan niyang buhay na makasalanan sapagkat ang isang sanggol ay hindi makatutupad sa mga hinihiling na paliwanag na ang pagbibinyag sa sanggol ay hindi sinasang-ayunan ayon sa Biblia. Ibig sabihin mga kapatid, yung binabautismuhan ay kailangan ay makaunawa. Tinuturuan yun. Bago mabautismuhan, tinuturuan muna. Ay ang sanggol ba? Matuturuan mo? Wala pang alam yun. Hindi pa siya dapat na binyagan. Ano, ikalawa, ay kailangan ay iwanan niya yung kanyang dating ginagawa. Ang sanggol ba, meron na bang ginagawa? No, mga kapatid, siya, sinasabi ng kasulatan, ay dapat maturuan, malaman niya, at iwanan yung kanyang masamang ginagawa at magkaroon siya ng pagsisisi. Ang sanggol ba ay marunong magsisi sa kanyang mga... At masasabi natin, maaari wala pa ang kasalanan ng sanggol, pero ano ang mangyayari sa pagbubutis mo? Walang alam, basta na lang bubusan mo ng tubig at tapos na ang pagbibinyag. Ano? Pero hindi po yun ang itinuturo ng Biblia. No? Ngayon, paano natin
paano binigay ng Panginoon Jesucristo ang halimbawa ng pagbibinyag? Tingnan natin. Nang unang araw na iyon, nang galing si Jesus sa Nazareth sa Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang mga langit at ang espiritu ay bumaba sa kanyang tulad sa isang kalapati at may isang tinig na nagmula sa langit. Ang sabi roon, ikaw ang minamahal kong anak na sa iyo ko lubos na nalulugod. Marcos 1:9 hanggang 11. Ngayon po, pansinin natin si Kristo ay bininyagan na sa ilog ng Jordan siya ay inilubog sapagkat sinasabi ng kasulatan na siya ay umahon. Siya po inilubog at nang siya ay umahon ay ibig sabihin inilubog po siya sa tubig. No. Ngayon, sa anong paraan nagbabautismo ang mga apostol? Ang sabi rito, nagpasimulang magsalita si Pilipi at sinabi sa kasulatang ito na ipinangaral niya sa kanyang ang magandang balita ni Jesus. Sa kanyang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng Eunuko, tingnan mo narito ang tubig, ano ang makahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Pilipi, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Iniutos niya na itigil ang karawahe at lumusong si Pilipi at ang Eunuko sa tubig. At binautismuhan siya ni Pilipi nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Pilipi at hindi na siya nakita ng Eunuko. At nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Magawa 8:35 at hanggang 39. Si Pilipi at ang Eunuko ay kapwa lumusong sa tubig at umahon doon. Inilubog doon at si Juan ang mga tao sapagkat nagbinyag siya kung saan mayroong maraming tubig. Juan 3:23. So, ibig sabihin, ang pagbibinyag po ay inilulubog sa tubig. No? Yun po, hindi po pagwiwisik, hindi po pagbubuho sa ulo lang. Ngayon, alaala ng ano ang binyag. Bakit ba kailangan ng binyag? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay mga nabautismuhan kay Kristo Jesus? Ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. Kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Roma 6, talatang 3 hanggang 4. Ngayon, ano ang sinasagisagan ng binyag? Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Galacia 3:27. At basahin din ang Gawa 22 talatang 16. Pansinin natin, ang bautismo ay hindi humuhugas o naglilinis sa atin. Ito ay isang sagisag na tumutubos sa dugo ni Kristo. Ito ay isang pagpapatotoo sa madla, katulad ng isang seremonya sa banal tungkol sa isang hindi pa natatagalang pagbabago ng kabuhayan at paglalakip sa kabuhayan ng isang tao kay Kristo. Yun po ang
kahulugan ng bautismo, paglalakip natin kay Kristo. Ngayon, paano inilalarawan ng bautismo ang isang bagong buhay? Ngayon, sapagkat kung kayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi magpaalipin sa kasalanan sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Roma 6, talatang 5 at 6. At basahin din natin ng Juan 12:24. Ngayon, paano nabubuklod sa paniniwala ang mga mananampalataya? Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at marami ang bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, no? Gayon din naman si Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego o alipin o laya, at tayong lahat ay pinainom ng iisang espiritu. So tayo po ay pinagkaisa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ngayon, sapagkat kung paano ang katwiran ay iisa at marami ang kabahagi, ang lahat ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Kahit na tayo ay iba't iba ang ating tungkulin, ngunit tayo ay anak kay Kristo, ay iisa ang katawan. Halimbawa, meron tayong kamay pero bahagi ng katawan, may paa, may ulo, bahagi po ito ng katawan. At tayo po ay iba't iba ang bahagi natin sa katawan ni Kristo, ngunit iisa ang katawan. Ang dalawang ordinansa na itinatatag ni Kristo bago siya namatay. Anong mga ordinansa ito? Ngayon. Pagkatapos ng banal na hapunan at bago siya pinagkanulo, anong ordinansa ang unang itinayo ni Jesus doon sa silid sa itaas? Basahin ang Juan 13:1-17. Nauunawaan ba ng mga alagad ang ginawa ni Kristo? Malinaw na hindi, sapagkat maliwanag na sinabi ni Jesus, ang ginagawa ko'y hindi mo nauunawaan. Ngayon, ngunit nalalaman mo pagkatapos ng mga ito, talatang 7. Muling niliwanag niya na ito ay isang pambihirang kalagayan ng pakikisama kay Kristo nang sabihin niya, kung hindi kita huhugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sa talatang 8, isa pa, kung nauunawaan niya ang kahalagahan noon, hindi na kakailanganin pa ang nasuriin sila sa panghuling tanong na ito. Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Yun ay nasa talatang 12. Ngayon, inaasahan ba ni Kristo na ang mga alagad niya ay papasok sa pag-uulit ng kanyang ginawa sa paghuhugas ng mga paa ng isa't isa? Ngayon, ang sabi rito, tatlong talata ang nagpapatutuo na kapanipaniwala na ang mga tagasunod kay Kristo ay dapat nasundin ang kanyang halimbawa. Sa ritos na ito, sinabi niya,
Kayo man ay dapat ding maghugasan ng mga paa sa isa't isa. Talatang 14. Idinagdag pa ni Kristo ang ganito, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa, unang gawain din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Talatang 15. Tinatapos niya ang pagsasabing, kung ang nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Talatang 17. No? Ano ang nakapaloob sa seremonyang ito para sa atin? Tingnan natin. Ang sabi rito, alaala ito ng kabuhayan ng paglilingkod ni Kristo. Ikalawa, noong okasyong iyon ay mayroong panibugho at alitan ang mga alagad. Lucas 22:24. Kung kaya nang hugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, sila ay nagpakababa. Kaya ang utos na ito ay nakatulong upang manatili ang espiritual na pagsasamahan ng mga magkakapatid. Ang ritos na ito ay nagsisilbing isang maliit na larawan ng muling pagbabautismo. Basahin ang Juan 13:10. Ang nahugasan na ang nahugasan sa bautismo ay hindi na nangangailangan muling binyagan. Kung siya ay makagawa ng isang pagkakamali, hindi siya mawawalan ng pananalig kay Kristo. Ang paghuhugas ng paa ay isang palagiang katiyakan ng lumilinis na biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, bilang isang na paalala ng paglilingkod ni Kristo, makapagtuturo ito sa atin upang magpakumbaba at paglingkuran ng iba gaano man kalaki o kaliit ang pangangailangan. Ibig sabihin, kung ginawang halimbawa ng ating Panginoon na siya mismo tinatawag ng Panginoon ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad, yun ay nagpapakita ng isang kababaan. Na sabi nga ng Panginoon, kung ako na Panginoon na tinatawag niyong Panginoon ay naghugas ng inyong mga paa, ay gayon din ang inyong gawin sa inyong mga kapatid. So, ibig sabihin, ito ay halimbawa ng ating pagpapakababa. No, kung ang Panginoon, Panginoon nga at Diyos natin na tinatawag ay nagpakababa sa paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad, magagawa rin natin ito na maghugas din ng paa ng ating mga kapatid o ng ating mga kaibigan na nais nating hugasan. Ibig sabihin, ito ay isang halimbawa ng pagpapakababa. So, kailangan maging mababa tayo sa ating sarili. Maging mababa ang ating kalooban. Ngayon, bago lumisan sa silid, sa itaas, pagkatapos na mahugasan ng paa ng mga alagad, anong panghuling ordinansa ang tinawag ni Jesus? Ang sabi roon, habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay binigyan niya ang kanyang mga kasamahan at nagsabi, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo at tipan na nabuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Matthew 26, talatang 26 hanggang 28. At basahin din ng 1 Corinto 11:23 at 29. Ngayon, upang makinabang ng malaki sa servisyong ito, ang banal na hapunan
ay sumasaklaw sa apat na gawain ng pagtatalaga. Una, nariyan na ang gawain ng pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Ikalawa, nariyan ang gawain ng pag-asa hanggang sa dumating siya. Ikatlo, nariyan ang gawain ng pagsisiyasat ng sarili. 1 Corinto 11:28. At ikaapat, nariyan din ang gawain ng pananalig. Si Jesus ang tinapay at ang puno ng ubas. Juan 6:48-50. At Juan 15:1-5. Ngayon po, ang serbisyo ng communion ay binubuo ng dalawang bahagi. Una, ang serbisyo ng paghuhugas ng mga paa, isang subukan ng tunay nating saloobin sa isa't isa. Ito ay isa ring tagapagpaalala na kailangan tayo ay maging malinis kung lumalapit sa hapag ng Panginoon. 1 Corinto 10:21. Ikalawa, ang banal na hapunan ay sumasagisag sa paraan ng Diyos ng pagtubos dahil sa ating kasalanan. Hindi natin masasabing iniibig natin ni Jesus, iniibig natin si Jesus, at pagkatapos ay iiwas sa dakilang alaala ng kanyang pag-ibig sa atin. So, hindi po natin masasabi na iniibig natin si Jesus kung tayo po ay tumatanggi sa paggawa na mga halimbawa na ipinagkaloob ng ating Panginoon. So, kailangan po mga kapatid ay patuloy tayo na sumusunod sa ating Panginoon. Ngayon, ang pagkakakilanlan ng Iglesia ng Diyos. Ngayon, tatalakayin po natin kung paano natin makikilala ang Iglesia ng Diyos. Ngayon po,